Ay iyon, nung isang araw ngayon ako'y napadaan sa showbiz, ako'y nakakita na rin tofu. Ang pumasok agad sa aking mahiwagang isipan ay tukwat babaw, edi tayo gagawa. Pagkatapos kong ang isalansan ng aking pinamilay, ako'y nag-apron na. Kakalabas ko nga lang pala sa trabaho, kaya ako'y nakaitim pa. Inihanda ko na rin aking sangkalan at naghahasa na rin ako ng kutsilyo. Hindi rin magiging tukwat baboy kung walang baboy, kaya gagamit tayo na rin. Pork belly o yung lempo. Ginayat ko lang rin ng garne kalalaki. At dapat yung may balat para mapakrispy natin. Nung akin nga rin nagayat, hinugasan ko lang na mabuti. Para sure tayo na malinis. At nung nahugasan, ay dinilagay ko na din sa akin kaserula. At nilagyan ko na rin ng tubig, gayaan lang ang karamay. Ari isasalang ko lang ang dinisakalan. At lalagyan natin na rin ang dalawang laurel. Tatlong pirasong pinitbit na bawang, sama na pati balat. Sa aking pagkakatanda ay naglagay ako ng 19 pamintang buo. At mga 1,125 maalat na asin. Naglagay din ako ng 2 tangkay ng tanglad. At kapirasong sibuyas na pula na ginayat ko lang. Palalambutin lang natin aray, siguro yung mga kalahating oras na pakulo. At habang ating pinalalambot yung ating liyempo, atin muna gagayatin na rin ating tofu. Siyempre, atin tatanggalin na rin plastic at hindi kasama iyan. Tutuyuin ko lang aray, gamit na rin paper towel. Gagayatin ko lang aray ng kasinlaki ng ginawa natin sa pork belly. Tapos, gagayatin ko lang aray sa gitna at gagawin nating padice. Ay bahala na kayo kung gaano kalalaking gusto ninyo. Basta nga kanigar nila ang. Ilalagay ko muna rin sa plato at mamaya ipipirito. Ang sunod naman natin gagayatin ay aring sibuyas. Dalawang klase ng sibuyas ang aking gagamitin, pula at puti. Bakit gayon? Ay hindi ko din alam, naisip ko lang ang. Ginayat ko lang naman ni paste tapos nilagay ko sa plato. Maglalagay din ako ng 4 na medyo maliliit na bawang. Wala it, yun na lang natin ah. Ari gagayatin lang natin ng pinong-pino as possible. At para mas sumarap ang ating tukwat baboy, tayo maglalagay ng sealing grain para humanghang. 2 piraso lang at kahirap humarap na rin din eh. Baka kami makulangan sa halang, eh di ako magdadagdag ng 2 siling labuyo. Ginayat ko lang na medyo maninipis. At yan, ready ng ating mga sangkap. Iniintay na lang ang baboy, pinapalambot pa. At habang pinapalambot iyon, gagawa tayo ng liquid mixture. Maglalagay ako ng mga 3/4 na cup na rin sukang puti. Tapos mga kalahating tasa na rin tuyo. Kung ayaw nyong maniwala, ay tansyahin nyo na lang din. Maglalagay din ako ng mga 4 na pisil na ring liquid seasoning. At mga 733 na asukal na pula. At bago makalimutan, magdadagdag ako ng kaunting pihit na ring paminta. Hahaluin nyo lang aray hanggang matunaw yung mga asukal, tapos inyong itabay. Abay, siguro naman aray malambot na, ay talagang gutom na kami. Hahanguin ko lang aray isa-isa, at ilalagay ko din sa cooling rack para lumamig agad. Kailangan lang natin aray mapakool down bago iprito. Din naman sa pakalnuran, magpapainit lang ako ng mantika, medyo madamay para maganda ang pagkakaprito. Naglagay lang ako ng kaunting asin at paminta dun sa tofu. At nung uminit ng mantika, edi isinalang ko na rin mga tukwa. Ay dahan-dahan lang inyong paglalagay at baka mapilantikan. Medyo masakit iyon. Aalog-alogin nyo lang para walang kumapit. Pagka nakikita nyo nagbabrown na ang ilalim, inyo lang ang babalik tarain. Basta ang ating meat hiindin ay mapakrispy aray. Hahalo-haloin nyo lang para pantay-pantay luto. At pag kayo masaya na di yan, edi hanguin nyo na. Din ko rin nilagay sa platong may paper towel para makuha yung mga mantika at hindi lumambot ang ating mga tukwa. Aray naman ang ating sunod na ipipirito, aray mga liyempo. Gayun din, aasinan at papamintahan lang ng kaunti. Tapos akin ang isasalang aray isa-isa. Din kayo mag-iingat at minsan na rin napilantay. Kaya ang kailangan din ito yung tuyo, yung walang tubig. Pinirito ko muna yung isang side ng mga 2 hanggang 3 minuto. Saglit lang natin aray ipipirito, gawa ng napakuluan na naman. Basta ang importante din ay mahalaga. Basta inyong mapalutong ay ayos na iyon. Pagkahango, ilalagay ko lang din sa cooling rack para tumulo pa yung mga mantika. At isasalang ko na rin aring huling batch. Ay iyan, nagtunilantika na nga. Nagdamusak pa nga din eh. Ay siya, atin muna isa-check kung crispy nga aray. Abay, maganda ang ating tunugan. At habang iniintay ko matapos yung baboy, pagsasamahin ko na rin mga sibuyas at saka sili. At ilalagay ko na rin aring liquid mixture. Hahaluin ko lang rin ng mabuti para lumasa na yung mga sibuyas at saka sili. At yun, natapos din ang ating pagpiprito. Aray ng huling batch ng mga liyempo. Ay, ari pala ang ulam na eh. Aray, maganda din na eh. Ako'y pandali ng pagtatartar ay hindi pala nakaon ng aking video. Abay, parang hindi ko kumay iyan. Ay siya, atin na rin pagsamasamahin para tayo makakain ha. Ilalagay ko lang rin mga nagayat kong liyempo din sa ating mixture. At hahaluin muna natin aray. At pag kayo gutom na sadya, ilagay nyo na ang inyong piniritong tukwa. Hahaluin nyo lang aray ng kainam-inam. At pag lahat ay may mixture na, ay di atin na rin titikman.
Ay, iyaw, nadali mo. Ay, napakasarap, giliw. Di na natin ipi-plating sa aking nabiling ramekin. Para naman maganda-gandang tingnan. Tapos ating lalagyan ng mixture para masarap. Nagayat lang ako ng green onions para sa ating garnish. At kaunti na rin crispy onions. At iyan ho ang ating crispy tokwat baboy. Sa Batangas, aray pinapares namin sa lugaw. Ay hindi ako nakapagluto, kaya sa kanin na laang. Ay napakasarap, kala mo yung nasa night market. Ay pahide ang laway. Iyon, hanggang din na lang ang bidyong aray. Maraming salamat ho sa inyong panonood. Shout out nga pala sa Vales and Castro family. Kay Astig Channel. Kay Emmanuel Rapita. Kay Reggie Mayor, Chef Reg ng Gentry Cavite. Kay Frank Derequito ng San Pablo City. At kay Von Chris TV. Maraming salamat sa suporta mga idol.